So, ano pa ang pwede nating gawin sa Microsoft Word aside from resumes? You can also create an ebook. So, I will show you my own ebook. Medyo mahaba siya, 121 pages, pero hindi natin ito iisa-isahin. I will just show you what else can you do in Microsoft Word. Okay, so dito sa first page, makikita nyo na kagad, ito yung title page. Actually, ito ay nasa PDF file din. Kung nakita nyo sa taas, so, ebook.pdf, kahit kanina yung resume, nag-umpisa lang sila sa Microsoft Word. So, .doc siya dati. Pagtapos mo na at wala ka nang papaguhin, para hindi siya laging na-edit-edit, na-click at nasisira yung format niya, o kaya ipapabasa mo sa mga tao para hindi nila mabago bago ma-edit-edit ng madali, i-convert mo na siya into PDF file. Yan. Kahit i-click mo sa gitna, yan, hindi pupunta yung mouse pointer na ginagamit natin pag-edit ng mga text. Yan, pwede ka mag-insert ng PDF file or ng JPEG kung anong format yan. Ito sa taas, at dito naman ito sa baba. Dito sa baba makita mo yung copyright 2019. This is a footer. Pag bilagyan mo yung isang page, automatic na lahat ng pages na ganyan na siya. And you can see my website, martpinaymoms.com. At pag tinapat ko, di ba may nakikita kayo na hand na nakaturo? It means it's clickable. Pwede yun siyang i-click. Yan, pag clinic mo yan, yan, nagbabasa siya. Pupunta ka dun sa website ko. So, sa ebook pala, yan na siya yung website. That's my landing page. Sa ebook, pwede kang mag lagay ng ganyan. Clickable links. Yan. Yan ang nilagay ko sa aking footer. Copyright, tsaka yung website. And then, dito sa second page, sa may disclaimer sa taas, makita nyo page 2. Nandito meron akong logo. And then meron din akong yan, part sila ng header. Nanay's Money Machine for a Mother Who Cares the Best. Yan yung, pag nilagyan nyo din ng header yung isang page, lahat na meron yan. So, pag binaba mo, kita nyo may footer, may header. Yan. So, pwede kang mag-insert ng ganyan sa Microsoft Office na Microsoft Word. Then, ito yung table of contents natin. Ang ginagawa ko is arrow down, medyo mabagal, di ba? So, pupunta tayo sa page down, doon sa keyboard nyo, mas mabilis yun. Hanapin natin yung iba pang mga pwede natin makita dito sa ebook. So, aside from inserting header and footer, saka mga pictures, yan, yung ano pala kanya kanina, yung cover niya, e-cover, pinadesign ko yon. So, hindi ko yung ginawa dito sa Microsoft Word. Pina-design ko muna and then in-insert ko lang dito. Okay. This one, kung makikita nyo to, landing page, sabi niya. Ito yung landing page ko na isa sa isang libro ko na free about paying off debts. This is snipped. Sabi, meron kang, pag pumunta ka dito sa search na button ng ano mo, ng computer mo, merong type may snipping tools. Pwede kang mag-choose, para itong, yung iba tinatawag na screenshot. Pero ang screenshot kasi yung buong screen makukuha mo, di ba? Yung snipping tools, pwede mong piliin saan lang part ng screen ang makakopy mo. So, I chose the whole screen, and then kinapi ko, naging JPEG file siya. Ang JPEG file is para siya yung mga pictures natin sa cellphone, format din siya sa mga cameras, ganun, JPEG file. Tapos, nung naging JPEG na siya, in-insert ko na siya dito. So, nakikita nyo na ngayon dito yung aking landing page. Pero hindi siya clickable ah. Pinapakita ko lang yung picture niya. So, sa Microsoft Word, pwede ka mag-insert ng anything na JPEG file. So, yung mga na screenshot mo o na capture mo, pwede mo i-insert dito.
from the screen, na-capture from the screen. And ganito rin to, opt-in page, in-snip ko lang din yan. Snipping post din lang yung in-add ko. And then you can see this red arrow. Yan. Doon sa in-snip ko, o kinapi ko from the screen, wala siyang arrow. Pero, dito sa, doon sa Microsoft Word, nag-insert ako ng arrow para i-point itong yes, send it to my inbox na na button. Para doon, ibig sabihin, doon sila mag, doon mag-click. Ito yung kiklik para makuha yung book. So, pwede tayong mag-insert ng pictures, arrows. Ito naman yung thank you page. Ganun din yung ginawa ko. And then, yan. So, makikita nyo, meron din tayong arrow dito. Pinapakita niya yung aking web browser address bar. Diyan mo ita-type. Sabi ko yung domain name. And then, sa dito sa baba, mas pag nakikita nyo, meron ako sulat na domain, di ba? Pwede mo rin i-twist yung mga graphics mo. Pwedeng paikutin. So, this one, pahiga siya, pa-slant. Pero dito sa side, yung word na website, pa-vertical naman yung lagay ko. Kasi ang mga graphics nyo or pictures, pwede mo silang i-twist-twist sa gusto mong style or design. This one, web hosting versus domain. Ginawa ko ito sa Microsoft PowerPoint. Yan, nilayout ko muna doon. Drawing-drawing lang yan doon. And then, sinave ko siya as JPEG. Nung nasave ko siya as JPEG, saka ko siya in-insert dito. So, pwede rin yung ganun. Gumawa kayo sa ibang ibang software. Tapos, i-save niya siya as JPEG. Yun, parang sa anong... Kasi merong feature kasi yung PowerPoint na pwede kang mag-save ng JPEG. Yung hindi gumagalaw. Kasi itong mga ito pwede mong pagalawin sa PowerPoint. Eh. Pwede may mga animation yan. Pero pwede rin siyang JPEG lang. Tama, JPEG lang siya. Then, para makapsure mo. Tapos mailagay mo dito. Yan. So, pwede din yun. Gagawa ka, tapos insert mo dyan. Gagawa ko sa ibang lugar, ibang software. Then, page down ulit tayo. Ito naman, may pwede ka maglagay ng effects. Ito, snipping tools din to. Inano ko lang siya, in-snip ko lang yung nandun sa screen nung binuksan ko yung email. Kunyari, ito, nag-email ako sa akin. Ito yung itsura niya pag nasa screen. Pero tingnan mo, meron siyang parang nakaangat dito sa corner niya sa baba, di ba? Sa right corner. Lower right corner siya. May shadow pa siya. Pwede mo lagyan kasi ng ganyang effect. Din sa, dyan din sa Microsoft Office. Microsoft Word. Pwedeng flat lang siya. Pero kasi puti kasi siya, di ba? Then puti din yung background niya. So parang flat lang na white kung hindi mo lalagyan ng design na ganyan. Pero dahil medyo nakaangat siya, parang may border siya ngayon na shadow. Pwede mo rin gawin sa Office. Microsoft Office. Specifically Microsoft Word. Right? Ito, yung purple na to ginawa ko din to sa Microsoft PowerPoint. Then, parang yung isa kanina, sinave ko din siya as JPEG para ma-insert ko dyan. And pwede mong baguhin yung mga font style, font size, pwede mo i-bold, i-italics, underline. And pwede na mag-insert ng itong mga buttons, symbols, kung may check na yan, na may box, symbols yan. Symbols. You can insert symbols, pwede mo rin siyang baguhin yung color nila. Kung anong symbol gusto mo, buttons, ganun. Ito rin, symbols din yan. Para sa mga bullets. Kung gusto yung maglagay ng bullets. Down tayo. Ito yung bullets nito, ano, check. Ng check. Yun, sa, ano rin yung PowerPoint din yan. Bali, lagpasan na natin kasi tapos na yan. May ganong sample na tayo. No link.
Yan, clickable din siya. Pag, malalaman mo kung clickable ang isang link. Kasi pag tinapat mo yung mouse pointer, magiging kamay siya. What else can you do in Microsoft Word? Ito. Ini-snip ko lang din yan. Yan. Different kind of arrow naman gamit natin. Straight naman siya. Kanina parang kaikot siya. Ini-snip ko lang din yan. Diba? Marami tayong pwedeng gawin. These are only few of the many things she can do in Microsoft Word. Ilan pa lang to. Ibig sabihin, pwede kang mag-create ng e-book mo na may magagandang format at design. Gamit lang yung Microsoft Word. Insert ka lang ng insert na mo gusto mong idagdag ng mga graphics, pictures, designs, ganyan. So, ibang style na naman to ng arrows. At pwede ka rin, kapag yung maglagay ka ng numbering sa Microsoft Word, kanyari maglagay ka number 1, period, and then pag in-enter mo yon, mag-automatic siya mag-number 2. Then pag in-enter mo, automatic number 3 ka siya. Automatic siya. Pag A naman, A, B, C, enter-enter mo lang yun. Mag-automatic siya maglalagay. So, ito yung last na yun. Gusto nyo pakita sa inyo. You can also create tables sa loob ng Microsoft Word. Mayroon doong insert. Pero yung table mo, hindi naman gagaling sa Microsoft Excel. Kasi sabi yun, mga tables talaga niya, mga numbers. This time, meron ng sarili yung Microsoft Word na table. Pag naglagay ka, clinic mo yung insert, galing siya mismo sa loob ng Microsoft Word. Pwede kang maglagay ng table mo. I-decide mo kung ilang columns siya. Ilalagay mo 3 kung tatlong columns. And then, lalagay mo kung ilang rows. Kung masyadong marami yung rows, kahit mga 3 lang ilagay mo. And then, i-click mo lang sa side, enter. Magdadagdag na ng rows yun. Papakita ko rin yun sa inyo pag nandun tayo sa lesson na yun. Okay? And these are my references. And puro clickable yan. And disclaimer. Acknowledgement. Okay? Yan. So, na-browse natin yung 121 pages ng ebook ko. Alright. Diba ang saya? That's what we can do from Microsoft Word. You can create resumes and you can create ebooks. Right, that's our lesson number 5. What will be our next lesson? Sa 6, malalaman naman natin. Oh, nandito na tayo sa opening a new Word document, typing a phrase. Paano mag-save ng document, mag-create ng folder, ilagay sa desktop, paano close yung document mo, at paano buksan ulit next time yung document mo na nagawa na. So, those will be our topics for lesson number 6. So, hang out guys! Watch out for this lesson that we're going to have next time. Bye-bye for now!